Magandang araw, Sir Caspar. Gayon din sa inyong masusugid na taga-subaybay. Hayaan niyo po akong ikwento sa inyo ang kakaibang pangyayari na ito. Ito ay tiyak na nakatatak sa aking isipan at hindi na maaalis habang ako ay nabubuhay sa mundo natin na hindi lamang tayo ang naninirahan dito. Oo, tama ang inyong narinig at ako mismo ang siyang patunay dyan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Abner. Sa kasalukuyan, ako ay 35 na. Naganap ang ipabahagi kong kwento taong 2001 noong kami ay manirahan sa bayan ng aking kinalakihan. Mahal, maninirahan tayo rito sa Kapis, Abner. Sigurado ka na ba? Abay, diba sabi nila maraming aswang dito? Tila kinikilabutan pa na tanong sa akin ang kasintahan kong si Mabel. Kung kailan naman kami nasa Kapis na ay tsaka pa siya natakot at nagtanong ng ganoon. Ilang hakbang na nga lang ang bahay na tutuluyan namin doon ay tsaka pa siya natakot sa mga sabi-sabi sa lugar na iyon. Kulang na lang ay sabihin ko sa kanya na kaya nga kami nagpunta sa Kapis ay para lumayo sa mga umaaswang sa kanya sa Maynila. Oo, para sa akin ay mas maraming aswang sa lungsod. Hindi ah, ano ka ba? Sabi-sabi lang yun. Natatawa ko na lamang natugon kay Mabel. Oh, nariyan na pala kayo. Masayang salubong sa amin ang tiyan ko. Tiyang, namayat yata kayo ah. Hindi ko na napigilan na pagpuna sa aking tiyahin. Nagmano kami sa kanya bilang pagbate. Matapos ay pinakalala ko sila ni Mabel sa isa't isa. Kaunting huntahan bago kami pumasok na sa loob ng bahay at nagkwentuhan pa sumandali. Natutuwa raw ang tiya Adora at naisipan daw namin na doon naman natili kasama siya. Ang tiya Adora ang nag-iisa kong pamilya. Siya rin ang nag-iisang tao na tumaguyod sa akin. Hindi ko nasasabi sa iba. Naulila ako dahil sa kwentong baryo na umiikot sa lugar namin sa Kapis. Nilapa raw kasi ng aswang ang aking mga magulang. Wala namang pruweba. Katang-isip lang ang sabi-sabi na iyon para sa akin. Sanggol pa lang din ako nang sila ay mawala na. Mainam dito. Sariwa ang malalangap ninyong hangin kung sakali na magbuntis itong nobya mo. Ani ni Tia Dora. Nahiya naman si Mabel. Naku, hindi pa ho namin napag-usapan itong si Abner ang tungkol sa pagbubuntis, Tiang Adora. Pero kung papalarin na dito kami makabuo, wala naman po akong awat doon. Mahal na mahal ko naman po itong pamangkin nyo. Malambing naman si Mabel at maganda. Mahal na mahal ko rin siya, Sir Caspar. Kaya nga ba't naisipan ko na dalhin na lang siya rito sa Kapis upang mailayo siya sa mga tukso sa Maynila. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mawala siya. Nako, kayo talaga mga bata kayo. May mga kakaiba talaga kayong hilig. Buska pa sa amin ni Tia Adora. Nasa kasarapan kami ng pag-uusap nang may taong bigla na lang pumasok sa bahay. Isang lalaki. Tila galing siya sa pagbubukid na dati ko rin ginagawa bilang pagkukuhanan ng income sa probinsyang iyon. Noong ako ay binatilyo pa lamang. May bisita ka pala. Anang bagong dating na lalaki. Kumunot ang noo ko sa paraan ng pagtatanong niya sa tiyahin ko. Gayong hindi naman nalalayo ang edad niya sa akin. Nakakakunot din ang noo ang paraan ng kanyang titig. Pailalim iyon. Napakapit nga si Mabel sa braso ko nang siya naman ang sulyapan ng kung sinong lalaki na iyon. Wala naman nababanggit sa akin ang tiyang Adora na may kasama siya sa bahay. Magandang hapon po. Ako si Abner. Pamangkin ako ni tiyang Adora. Kinuha ng lalaki ang balad ko.
Ako naman si Kaloy. Iyan ang ipinangalan ko sa kanya, singit ni Tiang Adora. Tumayo ang tiyahin ko at inimas ang braso ng lalaking nagpakilala sa pangalan na Kaloy. Mga kilay ko naman ang nagsalubong sa pagkakataon na iyon. May kasama ho pala kayo rito sa bahay? Wala man lang kayong nabanggit sa akin, Tiang. Kastigo ko kay Tiang Adora sa malumanay na tono. Oo. Hindi ko nasabi sa iyo at nawalan ako ng pagkakataon. Si Kaloy nga pala, kinakasama ko siya. Walang gatol na ani ni Tiang Adora. Kumapit pa ito sa braso ng lalaki. Hindi ko inasahan ito, Tiang. Pero kung nagmamahalan kayo, sino ba naman ako upang tumanggi? Sinabi ko na lamang iyon pero ang nadarama ni Mabel tila kakaiba sa kinakasama ni Tiang ay kapareho rin sa nadarama ko ng mga oras na iyon. Hindi rin ako komportable sa presensya ni Kaloy. May kakaiba sa kanya. Nasisiguro ko. Kalaunan, sinabi ni Tiang na napulot lamang niya ang lalaki. Wala ro itong maalala kaya ang tiyahe niya ang nagbigay ng pangalan na Kaloy. Dahil magkasama naman daw ang mga ito sa iisang pupong. Kahit magkalayo ang agwat na mga edad ay nagkasundo ang mga puso. Hindi pa raw nag-isang buwan doon si Kaloy. Nakailangan lang daw aminin o ibalita ni Tiang sa akin ang tungkol sa kinakasama niya. Dahil hindi nga nalalayo ang edad sa akin. Habang sinasabi pa iyon ni Tiang ay parabang bata ito na kinikilig. Kaya hinayaan ko na lang. Kailangan naman din talaga ng mga tao ang pag-ibig. Sino ba naman ako para awatin ang kaligayahan ng tiyahin? Iyon ay kahit pa nga ba, hindi kami komportable kay Kaloy. Lumipas ang mga araw. Ang pagparoon namin sa kapis ni Mabel ay naging panatag naman. Nasanay na rin ang nobya ko na naroon sa kubo kasama ang Tiang Adora. Gaya ng kahit may kakaiba akong nadarama kay Kaloy ay nasanay na akong kasama siya sa bukid. Kaloy, matanong nga kita. Pamilyar ka ba sa kwento dyan sa Yungib? Tanong ko sa kanya isang hapon na kami ay kapwa nagpapahinga pagkatapos magsaka. Yung malaking yungib doon banda? Oo. Alam ko ang tungkol sa haka-haka sa yungib na yon. Simpleng sagot ni Kaloy. Kada kakausapin namin siya ay tipid siyang sumasagot. Nung maliit pa ako ay nakarinig ako ng umuungol doon. Gusto mo ba napuntahan natin? Hindi ko alam kung bakit bigla ay ginusto kong ayain si Kaloy sa yungib. Ayoko. Inilagan nila ang lugar na yon. Tanggi ka agad ni Kaloy. Nagkibit lang ako ng mga balikat. Nagpapasalinsali na ang kwento tungkol sa yungib na yon. Akala ko pa naman matapang si Kaloy. Napangisin na lang ako ng lihim sa naisipan kong pagtulak sa kanya sa loob niyon. Kaysa kung ano-ano pang kalokohan ang isaksak ko sa kukuti ko ay tumayo na ako mula sa pagkakasalampak. Pinagpag ko ang aking kwetan. Oh, asa na yun? Kakamot-kamot sa ulo na tanong ko sa aking sarili. Nauna nang maglakad sa akin si Kaloy pero gayon na lamang ang pagtataka ko. Nang mawala kaagad siya ng ganoon kabilis sa paningin ko. Nagpa siya akong maliwala ay na lamang ang aking pagtataka at nagpatuloy na ako ulit sa paglalakad. Ngunit hindi pa man ako gaanong nakakalayo sa paglalakad ay may nanggulat na sa akin. Isang pagkalaking itim na baboy ramo. Sa labis na sindak ay hindi ko napigilan na mapaatras. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong baboy ramo. Ultimo ang pagtitig sa akin ng hayop na iyon ay nakakakilabot. Animo tao ito na maiisip. Alis! Pagbugaw ko sa baboy ramo. Ilang segundo pa akong pinagbas na ng baboy ramo bago ito nagpasyang layuan ako.
Di naman. Kailan ba nagkaroon ng babayro mo dito? Wika ko na lamang. Kinapa ko ang malakas na tibok ng puso ko. Napapikit pa ako sa labis na pasasalamat. Inakala ko talagang katapusan ko na kanina. Dahil kakaiba kong tumitig at kakaibang laki ng baboy ramo na iyon. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog sa kakaisip kung anong klaseng baboy ramo ang nakasalubong ko kanina. Baka naman guni-guni mo lang, ang labis na pagod ay ganoon minsan, sabi sa akin ni Mabel. Kinabukasan ay agad kong naikwento sa nobya ko ang tungkol sa malaki at itim na nakasalubong kong baboy ramo. Hindi, tunay nga, sagot ko habang hinihigop ang kapinahawa ko. Nakakatakot, sa tinagal-tagal ko rito ay ngayon lamang ako nakakita ng ganun kalaki na hayop. Akala ko nga lalapain ako eh. Nasa kasarapan kami ng pag-uusap ni Babel nang biglang may sumigaw sa labas. Mga kapitbahay, may nilapan na naman ang kakaibang aswang. Sigaw ng kung sino. Halos sabay namin na tinuungo ni Mabel ang bintana upang makiusyoso. Si Tiang Adora ay nagwawali sa bakuran sa mga oras na iyon. Habang ang kinakasama nito ay nasa silid pa. Buhat nang mapunta kami roon ni Mabel ay tanghalin akong magising si Kaloy. Anong may nilapa na naman? Anong aswang? Sunod-sunod na tanong ni Mabel. Nasa tono ang pagkatakot. May nilapa na naman ba ang aswang? Ibig sabihin, mayroon na naman na nabiktima. Si Tiang Adora naman ang nagtanong sa binatilyong naghatid ng balita. Hiwa-hiwalay ang mga bahay roon, kaya may gaanong tagpo ng paghahatid balita. Dito sa amin sa Kapis mo makikita na hindi pa rin umuusad ang ibang lugar sa Pilipinas. Oo, Manang Adora. Walang gatol na sagot ng binatilyo sa aking tiyahin. Sa aking labis na pagtataka, hindi kami nilingon ni Tiang Adora. Basta na lang niya inahagis ang hawak na walis tingting. Tsaka dali-daling umalis upang tunguhin ang biktima raw nang nalapa kong tawagin nila. Ang nilapa ng lapa ay sadyang ang kagimbal-gimbal ang itsura. Gayon pa man ay kakaibang pagkakalapa rito. Ayon sa mga nagsaliksik sa pangyari, inuna raw talagang kainin ng lapa ang puso ng tao. Isinusunod daw na salpakan ng kung ano ang ibabang bahaging parte kung babae ang biktima. At kapag lalaki naman daw katulad ng biktima nito ngayon ay itinatali ang pag-aari. Ibinubuhol sa dalawang nitong itlog. Kasama si Mabel ay tinungo rin namin ang lugar kung saan nakaumpok ang mga tao. May mga pulis at pagkaraming osyoso. Sa tinagal kong nanirahan sa lugar na iyon ay noon lamang ako nakakita ng ganoong patayan. Nakakarimarim. Hindi talaga taong may gawa nito. Kayuhutas kasi ng mga ugali. Mariin na bulong ni Tiang Adora. Napabaling ako sa tiyahin ko. Kung hindi ko lang siya kilala ay iisipin kong may ibig sabihin siyang ipakahulugan sa sinambit niya. Totoo ho ba Tiang? Lahat ng pinapatay ng aswang ay mga kabit? Alangan ang tono na tanong ni Mabel. Tinapunan kami ng tingin ni Tia Adora. Oo, hindi ko alam kung bakit. Kung nagkataon o sinadya. Basta magmula nang magkaroon ng ganitong insidente rito. Lahat naman ng kanyang nilapa ay mga nagkasala sa Diyos at sa tinatawag nilang kinasanayang relasyon ng mag-asawa. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Tiang Adora. Napaisip naman ako. Ibig ba lang sabihin, hindi lang kasal na mag-asawa na nangabit. Ang isa ang siyang binibiktima ng kakaibang aswang. Kahit pala sa tinatawag na common law relationship ng makabagong panahon, ay maaari rin itong manglapa. Mahal, hindi kaya yung malaking baboy ramo ang lumapas sa kanila?
Nginig ang tinig na tanong ni Mabel sa akin habang magkatabi sa kama at nakahanda na sa pagtulog ng gabing iyon. Binalingan ko siya. Siguro, ikaso kung mga kabit ang kanilang nilalapa, di kaya may isip. Tao siya kung may sarili siyang pattern sa pagpatay. Di ba nga sabi nga ng pulis kanina, serye na yun ang pagpatay. Malalim na buntong hininga ng kasintahan ko na siyang kinunot naman ng aking noo. Niyakap ko siya. Nilagay ko ang aking bibig sa kanyang leeg. Huwag mo nang isipin ang aswang na yon. Huwag ka na rin matakot sa kanya. At faithful ka naman sa akin, hindi ba? Tanong ko sa kanya sa pabirong tono. Mapusok na halik ang tinugon sa akin yung Babel. At nang dumaga na siya sa akin, alam kong hudyat na iyon sa pagtatapos ng aswang topic namin. Hubo ako. Kaya nang dumampi sa balat ko ang halumigmig na dulot ng hamog na pangmadaling araw ay, napabalikwas ako ng bangon. Mahal, Mabel, agad kong hanap sa kasintahan ko. Pagkatapis ko ng kumot sa sarili kong katawan. Nagising ako nang wala siya. Pagtingin ko sa oras, ay 3:00 na ng madaling araw. Sa banyo lang maaaring magpunta si Mabel kaya bumangon ako para mapuntahan siya. Hindi siya komportable na mag-isang nagbabanyo. Gawa nga na medyo takot siya kay Kaloy. Nagtataka man ako na pumaroon mag-isa sa banyo si Mabel noon. Kahit may arinola naman kami sa kwarto ay binaliwala ko na lamang ang agam-agam. Nagsuot ako ng short at lumabas na ng kwarto. Saan ang punta mo? Nasapo ko ang aking dibdib sa labis na gulat. Madilim sa bahay kaya hindi ko halos nakita na naroon sa labas ng pinto ng banyo si Tia Adora. Tiang, kayo pala. Kakalabas niyo lang ba ng banyo? Oo. Simpleng sagot niya. Hindi na ako gumagamit ng gasera at kabisado ko naman ang bahay ko. Ikaw, magbabanyo ka ba? May arinola sa kwarto niyo ah. Hindi ho. Akala ko kasi nasa banyo si Mabel. Abner, Tiang Adora. Nilingunan namin ang hinahanap ko. Kaagad na yumakap sa akin si Mabel. Hinahanap mo ba ako, mahal? Sumaglit lang ako sa labas para kasi ako masasakal sa init ng panahon. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa biglang pagkabog ng dibdib ko dahil sa sinabi ni Mabel. Hindi naman kasi mainit. Nagising nga ako sa lamig ng hangin. Ngunit niyakap ko pa rin siya. Oo, akala ko ikaw ang nasa banyo. Si Tia Adora pala. Sige na. Kung wala na kayong gagawin pa rito ay magsipagbalik na kayo sa pagtulog. Taboy sa amin ni Tiang Adora. Ginawa naman namin ang utos ni Tiang. Pero talagang kahit anong gawin ko ay hindi na ako nakahimbing sa pagtulog. Nakaidlip lang ako at nagising din pagkatapos ng 10 minuto siguro. Nang magising ako ay wala na naman si Mabel. Kaya medyo inis na akong napabangon. Hindi na tama ang sinabi niyang dahilan sa akin kanina. Hindi lalong tama ang wala naman siya ngayon. Para sa kaparehong rason. Hindi na ako kumibo. Hindi rin ako gumamit ng ilaw. At nagdahan-dahan din ako sa paghakbang. Sa hindi ko siguradong dahilan. At nang mapasilip ako sa maliit na sewang nakakatuwang nasisinagan ng ilaw mula sa kabilugan ng buwan, ay ganoon na lang ang hintakot ko sa aking nakita. Si Mabel at si Kaloy, magkayapos at magkahinang ang mga labi. Dumating si Tiang Adora. At mismong mga mata ko ang nakasaksi kung paanong tila nagbago siya ng anyo. Nang makita siya ni Kaloy ay ganoon din ang nangyayari sa lalaki. Naging mabalasik ang mga mukha nila. Gayon din ang kanilang kilos. Kapwa sila sumangasing na katulad sa mga napapanood ko sa pelikulang horror ang tema.
At doon na rin mismo, nasaksihan ko kung paanong lumapa ng mga tao ang kakaibang aswang na lumalapa ng mga kabit. Hindi lamang si Tia Adora ang tila nagbago ng anyo, maging si Kaloy. Tila nahawaan yata ng kinakasama si Tiang. Sa gitna ng katahimikan na madaling araw ay umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog ng dalawang lapa. Nag-away sila habang si Mabel ay takot na takot sa isang tabi. Nagtalo ang dalawang lapa hanggang sa mabuwal si Kaloy sa lupa at si Tiang Adora na mismo ang siyang nagtagumpay sa paglapa sa kasintahan kong si Mabel. Hanggang sa maubos na ni Tia Adora ang mga lamang loob ni Mabel, ay hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Oo, naistatwa ako. Patay na si Kaloy, patay na rin si Mabel. Patay na ang mga taksil. Busog naman ang aking tiyahin. Naiwan ako roon na nakatanga hanggang sa makita ako ni Tia Adora. Dumaan ang tatlo pang taon na natili ang tiyahin ko na isang kakaibang aswang na lapa. At ng oras na ng kanyang paglisan sa mundo, pinilit niyang tanggapin ko ang kung anong niluwa niyang bato. Sa kasalukuyan, nasa kwintas ko pa rin ang bato na galing kay Tiang Adora. Hindi ko sinubo at hindi ako natukso na isubo iyon, dahil matindi ang aking pananalig sa itaas. Pagkatapos ng naganap sa amin ni Mabel ay natuloy na akong maging alagad ng simbahan. Oo, sa Diyos, lahat ay may kasagutan at lahat ay patas. Nawa ay naibigan ninyo ang aking kwentong kakaiba, Sir Caspar. Sana ay mag-iwan sa inyo ng aral ang istorya ko. Kung ayaw ninyong maaswang ay huwag na huwag kayong aaswang nang hindi mo kasintahan o kinakasama. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Nawa ay sumakto ang inyong kape sa kwentong ito, kasi may susunod pa na istorya. Magandang araw sa iyo, Sir Caspar. Gayon din sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako nga pala si Peter Jan. 23 taong gulang. At kakatapos lamang ng kontrata ko sa una kong trabaho. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan ng magbakasyon ng aking pamilya sa aming dating bahay sa bahaging Ormoc, kung saan binala ko na manligaw sa isang magandang babae at sinuway ko pa ang utos ng aking mga magulang. Isang dapit hapon, nagtungo kumay ng aking bunsong kapatid na si Rone sa may tindahan malapit sa aming tinutuluyang bahay. Hindi pa man lang ako natatagalan sa lugar na iyon ay talagang nababagot na ako, at pakiramdam ko ay gusto ko na rin na makabalik ng Maynila. Bagay na tinutulan ng aking mga magulang. Kaya naman nagdesisyon na lang akong gumala at lumabas ng bahay upang makita naman namin ang ibang mga taong nasa paligid. Bumibili ako noon ng soft drinks at tinapay ng makasabay ko sa pagbili ang isang magandang dalaga. At sa unang pagkakataon ay nabighani ako sa taglay niyang kagandahan. Hindi pang kariniwan ang kanyang karikitan. Hindi tulad sa Maynila na napupuno ng mga kolorete ang mukha ng mga babae. Natigilan ako sa aking kinatatayuan at napansin ni Rony ang aking malalagkit na tingin sa babae. Kaya't napasimangot siya sa isang tabi. Magandang araw sa iyo. Taga rito ka ba? Tanong ko sa magandang babae. Bigla akong nabuhayan ng loob. Gumanti siya ng matamis na ngiti sa akin. Oo, pero malayo ang bahay ko buhat dito. Marina ang pangalan ko. Nakatira ako sa may Kakahuyan. Mainhin niyang tugon sa akin. Napakasarap pakinggan ang kanyang tinik. Naisipan naming magpakilala ng aking kapatid sa magandang babae at may nabuo akong ideya sa isip ko. Pwede ba kitang bisitahin sa inyong bahay ngayong gabi? Nagulat siya at lihim na namula
at napangiti sa aking tanong. Oo naman, nakatira ako sa isang maliit na kubo. Sige, hihintayin kita ngayong gabi. Nagumpisya siyang lumakad palayo sa aming direksyon at bago yun ay tinuro niya kung saan siya nakatira. Pagkarinig ko sa kanyang permiso ay nabuhayan ako ng loob, subalit sinaway ako ng aking kapatid. Naku Kuya Peter, huwag kang basta-basta lumabas ng gabi at mapanganib sa mga kakahuyan. Balita pa sa ating lugar na may mga napatay at nangawawalang kalalakihan. Hindi kinakain ng mga aswang. Isa pa, hindi mo lang lubos na kilala ang magandang babaeng iyon. Hindi mo siya dapat na pagkatiwalaan. Napasimangot ako. Uy Rune, huwag kang makialam. Kung gusto mo na sumama, sumama ka na lang sa akin mamayang gabi. Makakapaggala pa tayo. Subalit hindi sa akin nakinig si Rune, bagkus ay isinumbong pa niya ako sa aking mga magulang, kaya lalo na akong nasermonan. Hindi ako pinalabas ng bahay at binigyan pa ako ng luya ng aking nanay upang hindi raw ako mapahamak sa kamay ng masasamang espirito. Subalit hindi ako nakinig sa kanya. Masyado kasi siyang mahilig sa mga pamahiin, kaya naman pati kaming mga anak niya ay gusto niyang mapaniwala. Itinago ko sa ilalim ng aking kama ang luya at nagtangka akong tumaka sa aming bahay. Naging maingat ako sa aking mga plano dahil ayaw kong gumawa ng anumang ingay na makagambala sa mga magulang ko na maging sanhi upang mahuli nila ako. Sa pag-aakala ko na makakatakas na ako, noong nakalabas na ako ng bahay ay nagkakamali ako. Bumabatok ang alaga naming aso sa akin. Sinundan pa niya ako. Kahit ilang beses ko na siyang iniligaw, ay hindi ito maliligaw. Kahit ilang beses ko na siyang niligaw ay wala pa rin. Nakakasunod pa rin ito. Nayayamot ako, kaya lang ay wala na akong ibang nagawa kundi ang isama ang aso sa aking pupuntahan. Nagdala ako ng flashlight at binagtas ko ang daan. May kalayuan ang tinutukoy ni Marina na kakahoyan. Hindi ko alam kung saan direksyon dapat dumaan para lang makarating sa may kakahoyan. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko habang binabagtas ang daanan. Nakakatakot ang mga matatayog na punong kahoy at madadamong bahagi kung saan wala akong makitang katao-tao sa paligid. Mangilan-ngilan lang ang aming kapitbahay at kakaunti ang mga ilaw. Kaya naman sobrang dilim ng kagubatan. Walang kahangin-hangin at tanging mga kuliglig at mga huni ng ibon ang naririnig ko sa buong paligid. May panakanaka naman na lumalamig ang hangin noon kahit mainit naman ang panahon. Nangangati ako habang dumadaan sa matatalas at matataas na talahiban hanggang sa makarating ako sa isang kubo kung saan may maliit na ningas ng liwanag na nagmula sa lampara sa may balkonahe. Natuwa ako dahil naisip ko na marahil ay iyon ang bahay ni Marina. Nagmamadali akong nagtungo sa may balkonahe. Subalit may namataan akong gwapo at matangkad na lalaki. Yumukod ako at nagtago sa may bandang silong ng bahay. Iniisip ko na marahil ay kapatid niya ang naturang lalaki. Kaya inantay ko na lang na dumungaw sa bintana si Marina. Subalit hindi pa noon natatagalan ay biglang lumitaw si Marina sa may balkonahe. Nakasuot siya ng bestidang puti at lumapit sa kanyang lalaki. Hinalikan siya nito sa labi at pagkatapos ay sumambit ng matatamis na salita na pumapatungkol sa pagmamahal niya sa lalaking iyon. Parang kinurot ang puso ko sa sobrang panibugho at panghihinayang. Nasaktan ako at nagngingit-ngit ako sa nangyari. May nobyo na pala siya at nahuli na ako sa panliligaw sa kanya. Ganoon na lang ang panghihinayang ko sa aking sarili. Kung maagap ko lang sana siyang nakilala ay siguradong naging magkasintahan na kaming dalawa. Mabuti na lang at wala akong daladalang bulaklak, kung hindi ay masasayang lamang ang mga pinaghirapan ko.
Ginala ko nang umalis nang biglang humangin ng malakas. Tumayo ako at nagtungo sa tabi ng balkonahe at napansin ko na nag-ibang anyo si Marina. Nabalutan siya ng malalagong balahibo na animoy mabangis na hayop. Tinubuan siya ng mapuputi at mahahabang pangil at kuko. Nanlilisik ang kanyang mga matatulang haba siyang sinakmal at nilapang naturang lalaki. Nagsisikaw ang lalaki subalit wala na siyang nagawa. Tumalsik ang dugo sa mga dingding ng kubo. At makalipas ang ilang sandali ay inihagis ni Marina ang katawan ng lalaki sa labas ng bahay. At hustong bumagsak iyon sa aking harapan. Nagimbal ako mula sa aking kinatatayuan. Nanlamig ako at nanigas na parang nakakita ako ng multo. Namilog ang aking mga mata nang mapansin ko na nakangisi sa akin si Marina habang tumutulo ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Mukhang natatakam siyang makita ang aking presensya. Sumunggab siya sa may bintana at doon siya mismo nagpatihulog. Nagmamadali akong kumaripas ng takbo dahil wala akong ibang magpapagtaguan. Hinintay pala ako ng aking alagang aso sa tapat ng isang malaking punong kahoy. Dali-dali kaming umalis na hindi lumilingon sa bahay kubo. Takot na takot ako at hindi ko malaman kung saan pupunta at kung kanino ako hihingi ng tulong. Wala akong masumpungang bahay malapit sa bahay kubo ni Marina. Kaya walang pag-asa na makaligtas ako sa lugar na iyon. Kumaripas kami ng takbo ng aking alagang aso. Pinatuli namin ang pagtakbo kahit walang kasiguruduhan kung saan kami magtatago. Nakaramdam ako ng matinding pagod at pagkauhaw kaya minabuti naming magpahinga sa matatalas na talayban ng alaga kong aso. Naliligo na ako noon ng pawis habang patuloy na dumadagong-dong ang pintig ng aking puso. Nangangata lang aking labi at walang boses na kumakawala sa aking bibig. Lumipas ang ilang sandali ay may mga naririnig akong mumunting pagkilos na nagmumula sa likurang bahagi namin. Paglingon ko ay nakita ko si Marina na nakahanda ang matutulis na kuko. Sinunggaban niya ako at nasugatan niya ang balat ko. Lumika iyon ng kaunting galos. Sa kasunod niyang pag-atake ay kaagad na akong nakailak. Tumakbo kami ng alaga kong aso subalit sa kamalasan ko ay nauntog ako sa isang punong kahoy. Bumulagta ako sa lupa at mahilo-hilong kinapa ang aking ulo. May kaunting patak ng sariwang dugo. Sinikap ko na bumangon at nakita ko na medyo malabo ang aking paningin na nakaharang sa harapan ko ang aking alagang aso. Kinakahulan niya ang aswang na hindi maka-atake sa akin. Lumingalinga ako sa paligid subalit walang katao-tao. Pakiramdam ko ay katapusan na noon ang buhay ko. Nagpatuloy sa pagkahulang aking aso subalit tinablot siya ni Marina at inihagi siya sa malayo. Nabalot ako ng matinding kilabot sa ginawa niya lalo pa nang balingan niya ako ng tingin. Napapikit ako at nagmamakaawa sa kanyang harapan. Subalit makalipas ang ilang minuto ay biglang nagsisigaw ang aswang kaya. Idinilat ko ang aking paningin. Nagulat ako nang makita ang aking mga magulang na may dalang buntot pagi at binditadong tubig. Pagkakita sa akin ng nanay ko ay piningot niya ang tenga ko ng pagkalakas-lakas bago ipinokus ang atensyon sa aswang. Nakipagtunggali sila ng aking ama sa naturang aswang. Pinaghahampas ng ama ko sa tagiliran si Marina gamit ang buntot pagi. Hanggang sa tuluyang mag-usok ang kanyang katawan. Samantalang winisika naman siya ng aking inagamit ang binditadong tubig. Hanggang sa tuluyang masunog ang bibig nito at mag-usok ang kanyang tenga. Binitawan na lamang siya ng aking mga magulang nang mag-umpisang masunog ang kanyang buong katawan. Kitang-kita ko kung paano mangitim at maging abo ang kabuuan ni Marina. Hangang-hanga ako sa kagalingang taglay sa pamumuksa ng aswang ng aking mga magulang. Niyakap ko sila ng maigbit at napaluha akong nangumpisal ng aking mga nagawang kasalanan. Subalit hindi pala doon nagtatapos ang aming kalbaryo. Bago naman lisanin ng madilim na bahagi ng kasulukan ay may nasabat pa kaming dalawang babaeng aswang na nag-aabang sa amin sa daan. May dalang asin ang aking ama. Hinagisan niya ng asin ang mukha ng unang babae subalit mabilis itong nakailag. Humanap ng tiyempo ang aking ama.
at hinigitan niya ang bilis ng aswang hanggang sa dumapli sa balat ng aswang ang asin at bahagya iyong umuusok. Samantalang hinagupit naman ang aking ina ng buntot pagi ang papalapit na ikalawang aswang. Umigit kalahating oras bago't natuluyang bawian ng buhay ang dalawang aswang. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa bago kami salakay ng iba pa nilang mga kasamahan at dumaan kami sa paliko sa ibang daan. Sa kasukalan kung saan may mumunting liwanag na hatid ng liwanag ng buwan. Hindi ko kaagad napansin na nasa likuran ko pala si Rune. Dala ang alaga naming aso. Tuwang-tuwa naman ako naligtas at walang anumang pinsalang natamo ang aso. Dala ng aking ina ang flashlight. Itinututok niya sa daan ng liwanag nito at matagal bago kami nakarating sa aming bahay. Dahil may kalayuan ang kakahuyan at inabot pa kami ng isang oras sa paglalakad. Lumingalinga pa rin kami sa paligid upang makasigurado na walang aswang na sumusunod sa amin. Bago binuksan ng aking mga magulang ang tarangkahan ng pinto. Pagkapas sa loob ay halos mapasuka ako sa amoy. Dahil napapaligiran ng maraming bawang ang buong bintana ng aming bahay. May nakabaligtad bang wali sa may pinto. Nabatukan pa ako ng aking itay dahil napakatigas daw ng ulo ko. Mabuti na lang pala at naisipan nilang lumabas ng bahay nang mapansin nilang wala ako sa aking kwarto. Kung hindi ay baka kinain na daw ako ng aswang. Hindi naman ako sumagot. Bagkos ay pinakinggan ko at tinanggap na lang lahat ng mga panunumbat at galit nila sa akin. Naisip ko na mali ako at tama lahat ng mga sinabi nila. Masyado akong naging matigas ang ulo at nagpadala sa bugso ng damdamin kong kaya't. Pinarosahan ako at kamuntikan ba ako mapahamak sa kamay ng aswang. Natameme ako sa isang tabi at pinagnilayan ang aking mga kasalanan. Ipinaliwanag sa akin ng nanay ko na dapat ay hindi ako nagtitiwala sa mga estranghera sa lugar na iyon. Dahil katulad sa lungsod na kinagisnan ko na talagang tao ang mga nakilala ko. May kaalaman daw sa mga aswang ang aking ina dahil nasa lahi niya ang may kasanayan sa pakikipaglaban sa aswang. Paliwanag pa ng aking ina, madalas na nagaan yung tao ang mga aswang sa umaga at nagiging nakakapangilabot na nila lang tuwing sumasapit ang ating gabi. Magaling silang magbalat kayo tulad ng magaganda at gwapong binata upang makapangbiktima ng mga tao na gusto nilang kainin. Napukaw ang aking atensyon sa kung paano nila ako nasundan. Sinagot naman ako ng aking ama na napansin nila na wala ako sa aking silid at napagtagpi-tagpi nila ang pahayag ni Rony na nakakilala ako ng misteryosang babae na nakatira sa may bahaging kakahuyan. Wala naman silang kilalang matinong tao na maninirahan sa ganawang lugar maliban na lang kung mga ngahoy o nagtatagong kriminal. Lumakas ang paghihinala nila na posibleng magtungo ako sa may kakahuyan upang makipagkaibigan sa naturang babae. Isa pa, noong naglalakad sila sa kasukalan ay nagdala sila ng pinabangong langis na inorasyonan. Napansin nila na bumula ang naturang langis kaya napagtanto nila na hindi pa nakakalayo ang aswang. Lumakas ang kanilang kutob nang mapansin nila ako na hinahabol ng aswang kasama ang alaga naming aso. Hindi pa humuhupa noon ang galit sa akin ng mga magulang ko kaya naman nagpatuloy ako sa paghingi sa kanila ng paumanhin. Pinagsisihan ko noon ang pagiging makasarili at pasaway. Hindi ko sunulod ang mga pamahiin gayon din ang pagpapayo nila sa akin. Kaya kamunti ka na akong mapahamak. Hindi naman naging pusong bato ang aking mga magulang. Kinalaunan ay napatawad na rin nila ako sa aking nagawang kasalanan. Pero binilinan pa rin nila ako ng isang katutak na tagubilin. Dahil wala daw kami sa lungsod at napabalot ang hiwaga at kababalagan ang lugar na kinaroroon na namin. Kaya kung maaari na lang daw ay sumunod na lang ako sa mga ipinag-uutos nila kung gusto ko pa na maligtas ako sa anumang kapahamakan. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nakipagtalo sa kanila bagkos ay sinunod ko lahat ang mga ipinayo nila sa akin. Hindi nga kami nagtagal sa lumang bahay, binalak ng aking mga magulang na umalis na sa ormok. Pinaubayan na muna ng aking ina sa kanyang ilang mga kamag-anak ang pag-iingat at paglilinis sa bahay. Bumalik kaming mag-anak sa Maynila at humanap na ako ng panibagong hanap buhay.
Natuto na ako sa aking naging karanasan at hindi na basta-basta nagkakagusto o nagtitiwala sa mga babaeng hindi ko lubos kakilala. Kinikilatis ko na munang mabuti, lalo na ang pinagmulan nito bago ko nililigawan. At sa awa ng Diyos ay nagkaroon naman ako ng nobya. Inabot na kami ng 2 taon bago nagplano ng pagpapakasal at pagbuo ng sariling pamilya. At hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli.